Okay, magandang buhay mga ka-Tech Moves. Welcome to my channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so nakikita nyo ngayon ay isang Baofeng UV-82 na VHF, UHF, dual band FM transceiver at isang ICOM IC-V80. VHF. Ayan. Kasi itong IC-V80 ko ay ibinilahan ko siya ng Li-ion battery. Ayan. Ang problema, hindi kasama yung charger kaya wala siyang charger ngayon. Hindi siya magcha-charge using itong original na BC-192 na charger nitong V80. Dun sa dating baterya niya. So, kailangan dapat na ang charger na ganito na gamitin ay BC-193, which is kamahal. Kamahal. Charger lang kamahal. So, ang gagawin natin ay yung charger nito, nitong Baofeng, ito ang gagamitin natin, i-convert natin, or dito tayo magtatap ng linya patungo dito sa charger na ito. Gagawa tayo ng connection para yung Li-ion battery nito ay mag-charge siya. Okay? So, itong idea na ito, mga ka-Tech Moves, ay shout out kay Christian Palaming. Yan. Christian Palaming. Yan. Si Lodi. Sir, magandang buhay sa'yo. Sir Christian. Okay? So, sa kanya ko nakuha tong idea na ito kaysa bibili pa ng kung ano-anong mga charger, ayan, kamahal, mag-convert na lang at effective naman mga ka-Tech Moves. Okay, so Sir Christian Palaming, Lodi, salamat. Salamat sa iyong patuloy na pagtulong sa mga newbie na tulad namin. Yan. Okay, so ito ngayon, sineshare na natin yung idea ni Sir Christian. Yan. Sir Lodi, more power to you at shout out sa iyo, magandang buhay sa iyo at sana ay marami ka pang may share sa amin. Okay, so umpisan na po natin. So, i-check natin yung kanyang baterya mga ka-Tech Moves para makita natin na pwedeng may chance talaga na pwedeng i-tap dito maging charger nitong Li-ion battery nitong V80. Tingnan nyo ah. Kasi itong ating focus. Itong Li-ion battery ng V80, ang kanyang boltahe ay, kung nakikita nyo, 7.4 volts. Ayan, 7.4 volts. Yun o. Yun. Okay? 7.4 volts siya. The same dito sa Baofeng. Ayan, meron ako nito. Ito yung Baofeng na baterya niya, baterya nito. Itong UV-82. Tingnan nyo ah. Sana makita nyo. Ayan. 7.4 din. Ayan o. Ito to. 7.4 volts din. Sana makita nyo. Ayan. 7.4 volts din. Okay, so parehas lang mga ka-Tech Moves. Mas malaki lang ng konti itong Baofeng, 2800 mAh siya. At itong Li-ion na ito ay 2200 mAh. Okay, so atin ang gawin itong ating plano. Maggagawa tayo ng conversion dito sa paglalagyan nitong V80, itong desktop charger niya. Ayan. Para of course meron pa rin siyang uupuan. Gagawa tayo ng conversion dito. Ito mga ka-Tech Moves, ito yung original, yung BP264 na NIMH battery pack nitong IC-V80. Ito yung original niya. Kaso palyado na to mga ka-Tech Moves at kailangan ng magpalit.
Kaya mas maganda na bumili lang ako ng Li-ion battery. Battery pack nitong V8-0. Ito na po yun, nakakabit na po. Tingnan niyo ang pagkakaiba nito sa likod. Yan. Okay, yan sa likod. Ito yung original dati. Ito yung palyado ng baterya nitong V8-0. Ito. Palyado na to. Tingnan nyo yung polarity niya. Andito yung positive, mga ka-tech moves, andito. Yung negative, nasa dulo. Ayan. Itong Li ion na bago, mga ka-tech moves, sa negative, walang problema. Parehas na nasa dulo. No? Negative yon, negative, parehas, walang problema. Sa positive ako ngayon, may problema, mga ka-tech moves, kasi yung positive nitong dati na baterya, nasa pangalawang guhit. Ayan o, wala dun sa dulo, andito. Yung positive nitong Li ion, nasa dulo, mga ka-tech moves. Kaya hindi ngayon magmamatch dito pag kay salpak. Ayan, gets nyo na? Ito. Okay? So, gagawan natin ng paraan, gagawa tayo ng isang connection dito. Ayan, dito. Baba ko muna yan. Ayan. Okay, gagawa tayo dito. May space pa naman eh. Ayan, dito. Gawa pa tayo ng isang sasalpakan niya na connector dito para sa ganun, pagkay sinalpak itong Li ion na nasa gilid yung negative positive, yung negative andun na eh, pasok na yun eh. Pero yung positive, dapat andito sa dulo, gagawa tayo ng connection dyan. Ayan, yun po yung gagawin natin na conversion, mga ka-tech moves. Okay, so itong tutorial na ito, mga ka-tech moves, ay para lang po sa kagaya ko na merong VH0 na walang charger nitong Li ion battery na PM265. Okay, PM265 po ito, itong pangalan nitong baterya na ito. Itong model nitong baterya na ito na Li ion PM265, okay? Yun ang problema ko kasi meron akong PM265 na Li ion battery pero wala akong charger. Kaya kung ikaw ay kaparehas kong sitwasyon na ganito at marami kang baufing, ganito na rin gawin natin kaysa bumili pa kayo at kamahal pa naman. Magagamit na parehas yan. Magtatap lang tayo dito pero dito tayo magko-convert dito. Yan, yung connection itatap lang natin dyan. Wala. Unlike pag bibili tayo ng charger nito talaga, nitong PM265 na BC193, kamahal, libo. Okay, so mag-convert na lang tayo. Diyan naman tayo magaling na mga Pinoy. Okay? Alright, so atin nang umpisahan yung ating pagko-convert. Okay? So itong old battery pack nitong V80 natin, ayan, itong BP264. BP264 na NIMH battery. Battery pack nitong ICV80. Gagawa tayo ng video sa mga sumusunod na mga araw. Iko-convert naman natin ito. Ayan. Ang gagawin natin, yung baterya ng Baofeng, ililipat natin dito. Ayan, galing na naman yan, yung idea na yan. Okay, kay Sir Christian Palaming. Ayan, loading natin yan. So, shout out sa iyo, Sir Christian. At bisitahin nyo yung kanyang channel, marami tayong matututunan dyan. Okay, so, iko-convert natin ito, hindi masasayang ito. Gagawin natin na baterya, yung pyesa ng baterya ng Baofeng, ililipat natin dito. Ayan, swak na swak yan. Ayan, okay, abangan nyo yung mga video na yan. Sana tutorial, abangan nyo yan. At gagawin natin yan. So, dito muna tayo mag-concentrate, mga ka-tech moves. Okay? Okay, so, umpisahan na po natin ng conversion. At yan, buksan po natin ito. Dito po tayo gagawa ng another like this. Yan, another like this. Para mag-connect yung positive nung PM265. Okay?
So buksan natin ito. Ikaw, tabi-tabi ka na. Right. Yan. So tinanggal muna natin mga ka-tech moves. So tinanggal natin para walang istorbo dito sa pagbubutas natin. Magbubutas kasi tayo. Yan, dito tayo magbubutas. Okay? Okay, mga ka-tech moves, ito na po 'yon. Ayun, nakagawa na tayo nitong, if you can see, meron na tayong butas dito. Ayan, ito. Okay. O, so, bali tatlong butas na yan, mga ka-tech moves. Tech moves for fun. Ayan, what you see is what you get. Okay. So, isa, dalawa, tatlo. Ayan, ito po yung binutasan natin dito sa dulo. Okay. Ito, 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 ito. Ayan, ito. Dati dalawa lang, ngayon nagbutas tayo dito ng isa para dun sa positive nung pong lithium-ion na battery pack nitong V80 PM265. Okay? So, yan. Tapos ito na po 'yon. Ito po yung original niya. Okay? Nitong charger nitong original charger nitong V80, which is BC192. So naglagay tayo ng extra connection dito para doon sa positive noong pong PM265 ng V80 na lithium-ion battery. Okay, so pagka ilalagay na yan, tignan nyo kung magiging itsura para masaya. Okay. Yan, mga ka-tech moves. So, meron na doon sa dulo. Yan, yan. Ito, 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 ito. Yan, ito, ito, ito. Okay, ito. Ito na ngayon ang positive. Yun ang negative. Itong positive. Yan. Okay. Nagbutas ako, mga ka-tech moves. Magkabilaan. Isa dyan. Isa dyan. Para dito sa dalawang wire na yan. Okay. Ito, ito, ito. Yan. Kasi gagamitin lang natin ito eh na pag-uupuan. Ayan, pag-uupuan nito. Kasi useless na nakatap tayo doon sa charger ng UV Baofeng 82 na wala tayong pag-uupuan nito nitong V80. So hindi rin natin may charge. So kailanganin natin ito para yun ang uupuan niya. Ngayon gagawa tayo ng connection dito sa loob na magkoconnect sa positive tsaka negative. Ito ang itatap natin dun sa Baofeng na charger dun sa desktop. Yan, gets nyo na siguro mga ka-tech moves, okay? So, maghihinang tayo sa loob mga ka-tech moves. Yan. Okay, naihinang na po natin mga ka-tech moves sa loob yung positive tsaka negative. Ayan, so ipwesto na po natin. Ayan. Lagay na natin yung takip. Okay. Alright. So, moment of truth po tayo, mga ka-tech moves. Ito
na po yung ating pong converted charger. Ayan, oh. Okay. Ayan. So, kunin natin yung charger ng Baofeng. Itong positive ay dito sa positive din yung negative. Yung blue ang negative, ilalagay din, itatap din natin sa negative. Okay? So, ito na po yung charger ng Baofeng. Ayan, para makita nyo na gumagana. Ayan, green siya, green. Okay, pag ilagay natin itong Baofeng, ayan, nagcha-charge, kulay red. Okay? Oh. Green, nagcha-charge pag red. Ayan, okay? O, tanggalin natin. Ngayon, i-charge na natin itong ating PM265 Li-ion battery nitong Baofeng natin, or itong IC-V80 natin. So, moment of truth po tayo. So, ito sa negative, yung blue sa negative, yung red sa positive. Yan. Okay? So, green po yan, ha. Naka-green siya. Isalpak natin ito dito. Alright! Nag-red, mga ka-tech moves. Oh, red siya. Yan. Op. Green. Op. Red. Nag-charge siya, mga ka-tech moves. Okay. So, ayan po yung ating converted charger. Meron na tayong charger nitong ating, oh, kulay red siya. Ayan, pagtanggalin, green, kabit, red. Okay. So, ayos mga tech moves. Muli, Sir Christian Palaming, salamat sa idea na iyong binigay. Shout out sa iyo, sir. Sana marami ka pang matulungan. So, salamat po sa mga nanood. Dito lang po, mga ka-tech moves, yung ating tutorial. Sana nag-enjoy kayo. At kung may natutunan tayo ngayon, ay paki-share, paki-like, paki-subscribe po itong channel natin. For more tutorial videos, mga ka-tech moves, paki-bisitahin, mga ka-tech moves, yung mga description box nitong video na ito. Marami tayong mga video links dyan na nagawa na. Baka nandyan yung mga hinahanap nyo at makatulong po sa inyo. So, nagcha-charge po itong ating PM265 using Baofeng charger. At nakita nyo naman kung paano natin siya i-convert.